Dear Kuya Bono, I hope you're doing good today. A blessed day to you. Before I go further, let me greet all of your subscribers, and to those who have not yet subscribed to your channel, please subscribe now. By the way, you can choose any names to address me. Jason, Blake, JB, or Blake. All these names are used by different people I know in calling me. Pero magtatagalog na po ako para mas mabilis matapos ang pagsusulat ko sa kwentong ito. Mahilig ako mag-English, Kuya Bono, kahit hindi ako nakapag-aral ng normal. Hanggang grade 5 lang ako sa elementary tapos naghinto na ako. Tapos last year, 2019, nagtapos ako ng ALS o Alternative Learning System. Ngayong 2020 sana ako magka-college, kaya lang pandemic naman at wala pang malinaw na plano kung paano ako makakapag-enroll. Wala pa din akong final na choice kung anong kurso ang kukunin ko sa college. Kaya mamaya po, kapag natapos mabasa ang kwento ko, ikaw na nakikinig, mag-suggest ka kung anong kurso ang bagay sa akin sa tingin mo. Alam ko magkakaroon ka na ng idea somehow kapag nakilala mo ako. Siyempre, makikilala mo ako kapag napakinggan mo na ang kwentong ito ng buhay ko. Kuya Bono, ako nga pala isang Malapino. Malapino. Half Malaysian, half Filipino. Lumandi si Mama sa Malaysia nung nagtrabaho siya doon bilang DH. Umuwi, buntis. Kaya nga pinagyayabang ko dati sa mga kalaro ko na mga kapwa ko dukha o poor na nakasakay na ako sa airplane. Kaya lang baby pa kako ako noon. Nasa tiyan pa ako ng mama ko. Siguro natatandaan mo ako, Kuya Bono. Isa ako sa mga makukulit na nagchat-chat sa'yo at nagpapaturo kung paano magsulat ng kwento. Tapos sabi mo, hindi ka rin marunong kasi taga-basa ka lang naman, pero kinulit pa rin kita hanggang sa mabigyan mo ako ng isang tip. Ang sabi mo, sisimulan ko ang kwento sa pinakamalayong naaabot ng alaala ko o isang pangyayaring hindi ko makakalimutan noong bata pa ako. At eto po yun. Isang umaga yon na nagising ako dahil sa ingay ni Mama. Napakaliit lang ang bahay namin sa squatter noon, kaya dinig na dinig ko ang bunganga ni Mama. Noong bumangon ako at tumayo ay nagsalita si Mama at ako ang tinuturo. Yang si Jason, siyang maiiwan sa'yo. Sabi niya kay Papa habang abala siya sa paglalagay ng mga damit ng mga kapatid ko sa malaking ngunit lumang maleta. Yan pang hindi ko anak ang iiwan mo sa akin, ha? Sagot ni Papa kay Mama. Nakanganga akong nakatitig kay Papa. Gusto kong sumabad noon. Gusto kong tanungin kung totoo na hindi niya ako anak. Kahit hindi mo totoong anak yan, siya lang ang kaya magtiis sa poder mo. Siya lang ang hindi galit sa'yo, kaya siya ang maiiwan sa'yo. Sabi pa ni Mama na noon ay binuhat na ang bunso kong kapatid na noon ay 3 taong gulang pa lang. Tapos umalis na sila. Kasama si Ate Mayet, si Billy Boy, si Botchok, at ang bunso naming si Pane. Nilapitan ko si Papa noon pero hindi ako nagsalita. Siya ang nagsalita at ang sabi niya, gusto mo bang sumama sa kanila? Humabol ka na. Saan sila pupunta, Papa? Sa Cavite daw. Doon na sila titira? Ay, ang dami mong tanong. Kung gusto mong sumama, kunin mo yung mga damit mo at humabol ka kung ayaw mong maiwanan ka. Sinunod ko si Papa, Kuya Bono. Sa isang malaking supot ay inalagay ko ang lahat ng damit ko. Hindi ko na pinansin si Papa na noon ay nakatulong ko sa tabi ng pinto. Tumakbo ako ng mabilis palabas ng eskinita. Nakasalubong ko ang best friend kong si Ambo. Oy, Blake, saka pupunta? Sa Cavite, Ambo. Doon na ako titira. Mayabang kong sabi kay Ambo. Pero paglabas ko ng kalsada mula sa eskinita ay hindi ko makita si Mama o isa man sa mga kapatid ko. Noon ay nalungkot na ako at gusto ko nang umiyak pero nakita ako ni Adele. Hindi niya ako dapat makitang umiiyak. Nilapitan niya ako. Ay, naiwan ka ba? Sumakay na sila sa kotseng pula. Sina Mama ba? Nakita mo? Oo, 5 sila. At pati yung bunso niyo.
Noon palang tuluyang nahulog ang mga luha ko, Kuya Bono. Hindi ko na naisip na si Adele ang harap ko at hindi sana niya dapat ako makitang umiiyak. Pero hindi ako papayag na maiwan ako kaya tumakbo ako ng mabilis at nagbaka sakaling maabutan ko pa sila. Pero nabigo ako. Hindi ko naabutan sina Mama. Sampung taong gulang ako nang iwanan kami ni Mama. Bumalik siya sa una niyang asawa, yung tatay ni Ate Mayet. Sumunod niyang naging asawa si Papa at naging anak nila sina Billy Boy, Botchok at Pane. Panganay si Billy Boy at 8 months old lang daw siya nung mag-abroad si Mama sa Malaysia bilang domestic helper. Natipuhan daw siya ng amo niyang lalaki at hindi naman siya nagpakipot kaya hayon. Nabuntis siya at ako naman yung naging anak nila ng amo niyang Malaysian. Nagkagulo na daw sa bahay ng amo niya nung nahalata na ang tiyan ni Mama. Umepela ang amo niyang babae at si Mama ay na-deport ng di oras. Nakagisnan kong ama si Papa Val. Dati pa habang lumalaki ako ay naririnig ko na ang mga sitsitan na ako daw ay anak sa labas pero hindi ko lang pinapansin. Bata pa kasi ako noon. Ang mahalaga sa akin noon ay may ama ako at yun nga si Papa Val. Isa siyang construction worker at ayon sa kwento niya ay siya lang mag-isa ang gumawa ng bahay namin sa Marikina. Kaya lang habang nagtatagal ay nadadalas ang pagkakaroon niya ng sakit at dahil doon ay hindi na siya nakakapasok sa trabaho madalas. At kapag hindi siya nakakapasok sa trabaho ay hindi na siya nakakapag-intrega ng pera kay Mama at iyon, binubungangaan siya ni Mama. Si Mama naman ay labandera kina Adele lang. Yun lang pamilya ni Adele ang pinaglalaban niya. May kaya kasi si Adele. Parehong may trabaho ang parents nila ni Attila. Si Attila ang ka-age ko, Kuya Bono, at siya din ang crush ko. Kaya lang, napakasungit. Tapos si Adele naman, matanda sa akin ng 5 taon. Pero siya ang napakabait. May mga sekreto kami ni Adele, Kuya Bono. May mga ginawa kami na hindi dapat ginagawa ng mga bata. Tuwing naglalabas si Mama kina Adele, Kuya Bono, kapag araw ng Sabado ay isinasama niya ako para may mag-alaga sa bunso kong kapatid na dinadala din niya kina Adele para mapasuso pa rin niya ito kahit naglalabas siya. Isang araw noon, tinuturuan ako ni Adele na mag-divide. Magkatabi kami sa upuan sa dining table nila. Masyadong madikit ang mukha ni Adele noon sa mukha ko kaya Kuya Bono, ewan ko kung anong naisip ko at bigla ko na lang siyang hinalikan sa pisngi. Nagulat siya. Ay, hinalikan mo ko? Maang niyang tanong. Tinawanan ko lang siya pero maya-maya pa ay inaya niya ako sa kwarto nila ni Attila. Si Attila noon ay nasa terrace at nilalaro niya ang bunso kong kapatid na si Pane. Noong nasa kwarto na kami ni Adele ay pinaupo niya ako sa gilid ng kama at ang sabi niya, Blackie, pag-aralan natin kung paano yung lips to lips. Gusto mo ba, Blackie? Sige, sagot ko. Tapos yun na, hindi ko na ikukwento, Kuya Bono, kung paano nangyari. Okay lang ba? Pero kate 10 years old ko lang noon, Kuya Bono, grade 4. Kaya laro lang yun para sa akin. Pero si Adele, 15 years old na siya noon. Pero ewan ko kung laro din lang yun para sa kanya. Habang tumatagal noon, Kuya Bono, ay nagtataka ako kung bakit lagi ko nang naiisip si Adele mula noon. Kahit hindi Sabado ay sinasadya kong gumawi sa kanila at nagbabaka sakali ako na makita niya ako. Kaso napakataas ng bakod at gate nila kaya madalas umuwi ako na hindi ko siya nakikita. Noong 10 taong gulang na ako, Kuya Bono, ay nagsimula na rin akong rumakit. Nag-iigib ako ng tubig para sa mga taong tinatamad mag-igib. Mahirap kasi ang tubig sa lugar namin noon.
May nawasa nga pero madalas namang walang dalog kaya humahaba ang pila sa poso na pinagawa ng barangay. May apat akong suki, Kuya Bono, noon. Si Carlang Pokpok, si Ate Shira na Pilay, si Kuya Tobing Playboy at si Lolo Danilo. Minurahan ko lang ang singil ko, Kuya Bono, kasi paisa-isang galon lang ang kaya kong buhatin. 4 lang ang singil ko noon sa bawat galon. Sa ibang nag-iigib ay 5 piso. Yung galon na kulay blue na ginagamit sa refilling station, yun ang kinakargahan ko ng tubig. May isang galon ako at yun ang iniigiban ko tapos isasalin ko na lang sa timba nila. Isang araw ay pinag-igib ko si Lolo Danilo. Matandang-matanda na siya pero madaldal pa. Mag-isa lang niya sa buhay, Kuya Bono. Ewan ko kung may mga anak siya o wala, basta mula nung makilala ko siya, nung maliit pa ako ay wala akong nakikitang kasama niya sa bahay niya. Nakikita ko siyang naglilinis ng sapatos sa park. Minsan nga binantayan ko habang naglilinis siya ng sapatos ng isang mukhang mayamang lalaki na nagbabasa lang ng dyaryo habang sinashine naman ni Lolo Danilo ang sapatos niya. Wala pa yatang 5 minuto na tapos na ni Lolo Danilo ang pagsashine sa sapatos at nung magbayad ay 100 piso ang inabot niya kay Lolo Danilo. Nung umalis yung lalaki ay kinausap ko si Lolo Danilo. Lolo Danilo, gusto ko ding matutong maglinis ng sapatos. Turuan mo ako para magkaroon din ako ng trabaho paglaki ko. Tumawa si Lolo Danilo tsaka sinabing, huwag ang ganitong trabaho ang pangarapin mong maging trabaho paglaki mo, Blake. Bakit hindi mo pangaraping maging doktor? O kaya abogado, piloto, o engineer? Eh Lolo, yung engineer ba kumikita ng 100 piso sa loob lang ng 5 minuto? Ha? At noong araw nga na yon sa maliit na bahay ni Lolo Danilo, matapos kong isalin ng tubig sa timba niya ay tinawag niya ako. Ang sabi niya, bubuksan daw namin ang alkansya niya. May hawak siyang itak noon at nagtataka ako kung bakit itak ang gagamitin niya sa pagbubukas ng alkansya. Nagulat na lang ako nang bigla niyang tinaga yung posteng kawayan sa harapan niya. Sa ibaba ng posteng kawayan ay may nakalatag na sako. Tinaga niya ng tinaga hanggang sa bumuluwak ang napakaraming barya. At nung lumuwang pa ang butas ng kawayan ay naglabasan na rin ang mga perang papel. May ilang tigpa 500, maraming 100, pero mas maraming tigpa 20 at tigsi 50. Tapos nung tuluyang maputol yung posteng kawayan ay biniyak niya at doon nakita ko pa ang maraming pera. Noon lang ako nakakita ng ganun kadaming pera, Kuya Bono. Halika, Blake. Tulungan mo akong pulutin itong mga ito at ilagay natin sa supot. Mamaya, bibigyan kita ng pera. Noon ay mabilis akong pumuwesto sa tabi niya at tinulungan ko nga siyang maglipat ng mga barya sa supot na tela. Siya kasi ay mga papel na pera ang inuna niyang inayos tsaka niya binibigkis ng goma. Lolo Danilo, saan mo gagamitin ang mga perang to? Bibili ka ba ng magandang bahay at saka kotse? Ah, hindi, Blake. Bibili ako ng kabaong. Ho? Huh? Oo. Bibili ako ng kabaong ko. At babayaran ko na rin yung service fee ng bonerarya at pati yung babayaran sa simenteryo. Napakunot noo ako sa sinabing ito ng matanda. Hindi ko siya maintindihan noon at inisip kong nagbibiro lang siya pero naunawaan ko din siya nung magpatuloy siya sa pagsasalita. Wala kasi akong pamilya, Blake. Walang mag-aasikaso sa akin kapag ako'y namatay. Kinausap ko na nga lang si Kagawad Rome na siya nang bahala sa akin kapag namatay ako. Pero syempre, hindi ko siya pagagastusin kaya't lahat ng perang ito ay para sa kamatayan ko. Noong mapatitig ako sa mukha ni Lolo Danilo, Kuya Bono, ay parang bigla ako natakot. Na-imagine ko kasi siya na isa na siyang bangkay. Kasi sa totoo lang, mukha na nga siyang bangkay kasi matandang-matanda na siya. Hindi pa tapos ang pagsasalin ng mga barya noon sa supot ay tumayo na ako at sinabi ko na lang na baka hinahanap na ako ni Mama. Pero ang totoo nun, natatakot na ako sa kanya. Inabutan niya ako ng 4 na 20, Kuya Bono.
Natuwa ako noon, Kuya Bono, kasi bale 180 ang nakuha ko. Apat na 20 yung binigay niya, di 80. Tapos may 100 pa na nakaipit sa garter ng short ko. Kinagabihan ay napaliginipan ko yung napakaraming perang yun. Talagang noon lang kasi ako nakakita ng ganun kadaming pera, Kuya Bono. Hanggang sa naisipan ko, mag-iipon din ako. Naisip ko, bata pa ako kaya mas madami ako maiipon kesa kay Lolo Danilo. Kaya lang walang posteng kawayan sa bahay kasi puro kahoy yung poste namin. Hanggang sa maisip ko na sa isang boteng plastic na lang ako mag-aalkansya. Tama namang may plastic na bote ng toyo sa kusina pero wala nang laman. Hinugasan ko lang yon, pinatuyo at saka ko itinago sa damitan ko matapos kong ilagay doon lahat ng pera ko. Mahigit 250 pesos yun, Kuya Bono, kasi 180 yung galing kay Lolo Danilo tapos may dati pa akong pera na kinita ko sa pag-iigib ng tubig. Nung araw ding yun ay nagpunta ako sa bahay ni Lolo Danilo upang tanungin kung magpapaigib siya. Bit-bit ko noon ang galon na kulay asul pero walang laman. Tawag ako ng tawag sa harap ng bahay ni Lolo Danilo pero hindi siya nagbubukas ng pinto at wala ding sumasagot. Bigla ako natakot noon, Kuya Bono, na baka patay na si Lolo Danilo. Kumarimpas ako ng takbo, Kuya Bono, pero napapreno ako nung makita ko kung sino yung makakasalubong ko. Si Lolo Danilo. Oh, kumakarimpas ka ng takbo. Nakakita ka ba ng multo, Blake? Tanong niya sa akin. Napatitig ako sa mukha niyang kulukulubot at ang lalim pa ng mga mata. Hindi ko siya sinagot, Kuya Bono. Tumuloy na lang ako ng takbo at sa iba na lang ako naghanap ng magpapaigib. Balik tayo kay Adele, Kuya Bono. Huling laba yata ni Mama sa kanila nung may kakaibang nangyari sa amin ni Adele sa kwarto nila. Hindi ko na lang ulit sasabihin kung ano yon kasi bad eh, Kuya Bono. Baka kasi may batang nakikinig ngayon eh. So, laktawan na lang natin yung part na yon. Pero nung naglalakad kami ni Mama pauwi ng bahay matapos siyang maglaba kina Adele, naiisip ko yung nangyari sa amin ni Adele. Kung ano man yun, Kuya Bono, ay siyang dahilan kung bakit bumalik ako sa bahay nila kinabukasan. Pero hindi na lang ako nagbaka sakaling makita niya ako dahil nag-doorbell talaga ako. Kaya lang nung nagbukas yung gate, papa niya ang nagbukas. O ano yun? Tanong niya. Natakot ako. Wala po. Saguto, tsaka ako tumakbo palayo. Naghanap na lang ako noon ng magpapaigib. Linggo kasi noon at wala kaming pasok. Nakalimang galong naman ako noon, Kuya Bono, bali 20 na yon na puro tigpipiso. Umuwi na lang ako, Kuya Bono, kasi gutom na ako at tsaka ihuhulog ko na yung kinita ko sa alkansya ko. Kaya lang nung kunin ko ang bote ng toyo sa damitan ko na siyang alkansya ko, nagulat ako kasi wala itong laman. Nawala yung pera ko. Agad akong nag-ingay sa bahay, si Papa Val ang unang nakapansin sa akin. Sinabi ko sa kanya na nawawala yung laman ng alkansya ko, hindi raw niya alam. Maya-maya ay bumubungad si Mama sa pinto at may dalang karne at gulay. Kinuha ko, eto pinangbili ko ng ulam natin. Ba't po kinuha, Mama? Niipon ko yan eh. Papalitan ko rin pag nagkapera ako. Eh so wala tayong ulam eh at yung tatay mo, hindi na naman nagtrabaho. Noon, Kuya Bono, ay tumigil na lang ako sa pagmamaktol. Pero makaraan lang ng ilang araw ay lumayas na sina Mama kasama ang mga kapatid ko. At yung pera kong kinuha niya, hindi niya na naibalik at iniwan pa ako. Patapos na noon ang school year, Kuya Bono. Nakapag-test na kami kaya pwede nang hindi pumasok. Hindi na ako pumasok at naghanap na lang ako ng pagkakaperahan. Hindi kasi okay sa akin na walang laman yung alkansya ko. Si Papa kung minsan nakakapasok din sa trabaho pero kung minsan ay nasa bahay lang at umiinom ng alak. Sa alak niya nakuha yung sakit niya sa atay, Kuya Bono, pero ayaw pa rin niyang lumubay sa kakainom. Hindi ko naman siya pwedeng pagsabihan kasi bata lang ako, di ba? Noong mga panahong ito, Kuya Bono, ay namimiss ko si Adele. Hindi ko na kasi siya nakikita kasi nga wala na si Mama na naglalabas sa kanila
na siyang tiket ko para makapasok sa bahay nila. Nung una, sinasadya ko talagang tumambay sa kalsada sa tapat ng bahay nila, kaso talagang malas dahil kahit anino niya ay hindi ko na nakita. Hanggang sa naging barkada ko sina Harley, Hillary at Harris. Mga totoong pangalan nila ito, Kuya Bono. Sosyal, di ba? Pero silang tatlo ay mga yagit din na katulad ko. Sina Harley at Hillary ay kambal. Babae si Hillary at maganda siya, Kuya Bono, chinita. Inchik ang tatay nila na nakulong dahil malaki daw ang kasalanan sa batas. Naubos daw ang pera nila sa kaso ng tatay nila hanggang sa maghirap na sila ng husto at rumakit na rin sa pangangalakal o pagpupulot ng basurang pwedeng pagkaperahan. Sumama ako sa kanila hindi lang dahil sa kikitain kundi dahil din kay Hillary. Hopeless na ako noon kay Adele, Kuya Bono, kaya naisip kong ibaling na lang sa iba yung kung anumang nararamdaman ko noon. Matanda lang ng isang taon sa akin sina Harley at Hillary. Dinikitan ko kaagad si Hillary, Kuya Bono, pero napakasungit. Kaya lang habang nagsusungit ay lalo ko pang inaasar hanggang sa minsang mapatawa ko siya. Lalo siyang gumaganda, Kuya Bono, kapag nakatawa siya kasi nawawala yung mata niya. Tapos may maliliit siyang dimples na lumalabas kapag ngumingiti siya. Iniisip mo siguro, Kuya Bono, na napakabata ko pa yung napakalibog ko na. Pero totoo to, na in love ako kay Hillary. Love talaga yon kasi natakot akong sabihin sa kanya na mahal ko siya. Tapos parang kulang yung araw ko kapag di ko siya kasama. Sa tulugan ko, Kuya Bono, nakasulat sa dingding ang pangalan ni Hillary. At bago ako matulog sa gabi ay siya ang laman ng isipan ko. Lagi at sa pagdaan pa ng mga araw hanggang sa may pasok na ulit at grade 5 na ako, sina Hillary ay hindi na pumapasok noon kasi sa pangangalakal na kasalalay ang kakainin nila sa araw-araw. Dahil dito ay lalo ko pa siyang na-miss lagi kasi hindi ko na siya nakakasama lagi. Minsan nakita ko si Adele sa kotse. Kumaway pa nga. Papasok sila noon sa school nila. Sa private school sila nag-aaral ni Atila. Namiss ko din si Adele, Kuya Bono, pero parang sa mura kong isipan noon ay natanggap ko na kaagad na hindi kami bagay kasi mayaman sila, mahirap ako, at saka 5 taon ang tanda niya sa akin. Hindi kami bagay. Kay Hillary ako nababagay kasi halos magka-age lang kami at pareho kaming dukha. In English, destitute. Akala nyo siguro poor ano. Advanced na ang English ko, Kuya Bono, at saka may app na Merriam-Webster Dictionary sa cellphone ko. At FYI, destitute means suffering from extreme poverty. At totoo yun, Kuya Bono. Dinanas namin ni Papa ang matinding kahirapan, lalo na noong lumala na ang sakit niya at hindi na siya nakakapasok sa trabaho at ako na ang bumubuhay sa kanya. Hanggang sa nagpasya si Papa, Kuya Bono, na ibenta yung bahay namin at mga kagamitan at uuwi na lang daw kami sa probinsya nila sa Isabela. Nagpatulong siya sa kapitbahay para makahanap ng buyer at napakabilis namang nakakita. Nung gabi na sinabi ni Papa na kinabukasan daw ay uuwi na kami ng Isabela, bigla akong nalungkot at kinabahan. Tumakbo ako at nagpunta kina Hillary. Para kasi hindi okay yung idea na lalayo na ako pero hindi ko pa nasasabi sa kanya na mahal ko siya. Tawag ako ng tawag sa harap ng bahay nila pero walang Hillary na lumabas. Si Harris ang lumabas. Nilalagnat si ate, mauwi ka na daw. Ganito ang bungad ni Harris. Harris, pwede ko ba siyang makita? Nandyan si Mami, baka pagalitan ka lang noon.
Masungit nga ang mami nila, Kuya Bono, at natakot naman ako, kaya't malungkot akong humakbang pauwi. Nang may marinig akong tumawag sa pangalan ko, paglingon ko, nakita ko si Adele na nakakubli sa drum ng tubig. Nilapitan ko siya. Nakangiti siya. Paglapit ko sa kanya ay hinila niya ako sa gawing madilim. Blake, namiss mo ba ako? Pabulong niyang tanong. May bahay kasi sa tabi lang namin kasi eskinita yon at dikit-dikit ang bahay. Hindi ko siya sinagot at napakislot na lang ako nung hawakan niya ang mukha ko at kasunod nun ay hinalikan niya ako sa labi. Hindi ko na ituloy ang grade 5 ko, Kuya Bono, nung nasa Isabela na kami. Ang dami kasing basurang mapapakinabangan. Hindi gaya sa Maynila na ang daming kakompetensya sa pangangalakal. Sa Santiago, ang daming pwedeng pulutin. Noong una, nagpagumot si Papa. Na-confine siya sa ospital hanggang sa maubos ang perang pinagbilhan niya ng barong-barong namin sa Maynila. Noong paglabas niya ng ospital, akala ko ay gagaling na siya ng tuluyan. Pumasok na nga ulit siya sa pagkakarpintero pero makaraan lang ng ilang buwan, muli siyang nagkasakit. Tapos biglang nakita ko si Mama na naglalakad palapit sa bahay nila Lola Merting, ang nanay ni Papa. Akala ko noon ay darating si Mama para balikan si Papa at ipapagamot niya si Papa pero mali ako. May kasamang lalaki si Mama. Matanda at napakaputi. At medyo kahawig ko. Yun pala, yun ang tatay ko. Nahanap daw ni Mama sa Facebook ang tatay ko na dati niyang amo sa Malaysia. At gusto daw ng tatay ko na makita ko. Kinakausap ako noon, Kuya Bono, pero hindi ko naiintindihan lahat ng sinasabi niya. English kasi ang gamit niyang salita kasi nga pag Malay ang gagamitin niyang salita ay lalo ko siyang hindi mauunawaan. Noong araw na yon ay pinagbihis ako ni Mama at isinama nila akong kumain sa isang sosyal na restaurant sa Santiago. Salita sana ng salita, kain lang ako ng kain. Nung matapos kaming kumain, ang daming natira. Kaya sabi ko kay Mama, Mama, pabalot mo lang itong mga to. Iuwi ko kay Papa. Hindi ako pinansin ni Mama, kaya inulit ko yung sinabi ko. Noon ay pinandilatan niya ako at ang sabi niya, ano ko ba Jason? Sosyal na restaurant to. Mayayaman ang mga kumakain dito at hindi nila inuuwi yung mga tira-tira nila. Hindi ko pinansin si Mama, Kuya Bono. Nung may lumapit na waiter, sinabi ko ibalot niya lahat ng tira namin. Sinunod naman niya ako, kaya may naiuwi akong pagkain kay Papa at saka para kay Lola Merting. Sayang eh, di ba? Saka hindi naman kami sosyal, kaya inuwi ko yung tira. Nung aalis na sina Mama ay kinausap pa ulit ako ng tatay kong Malaysian pero halos wala akong naintindihan. Hindi ko alam kung kailan ako mag-yes, kung kailan ako mag-no-no, kaya tango na lang ako ng tango. Nung sasakay na sila sa kotse, hinabol ko yung tatay ko tsaka sabi ko, Money, Money. Sabi ko, sabay lahat ng palad ko. Tapos bumaling siya kay Mama. May sinabi siya kay Mama tapos si Mama alanganin ng ngiti. Siya ang nag-abot ng pera sa akin. Ang hula ko noon ay kay Mama ibinigay yung pera na dapat para sa akin pero hindi niya binigay. O kaya nakalimutan niya siguro. 5,000 pesos ang ibinigay ni Mama na syempre sa tatay ko galing. Nainis ako kay Mama noon, Kuya Bono, dahil hindi man lang niya nagawang silipin si Papa na noon ay nakaratay dahil sa sakit niya. Yung perang 5,000 ginamit kong puhunan, Kuya Bono. Namili ako ng basura mula sa mga nangangalakal na mga bata. Inimbak ko sa likod ng bahay ni Lola Merting. Sinesegregate ko yung mga bakal, plastic bottle, karton, papel. At nung madami na, nagabang ako ng truck na namimili ng mga junk goods. At nung makakita ko, noon ako nakapag-ipon ng malaki-laki.
Kapag may oras ako, Kuya Bono, ay nangangalakal pa rin ako. Nagbabahibahi ako hanggang sa makilala ko si Sir Romel. Isa siyang teacher na bakla. English ang tinuturo niya. Ang dami niyang karton noon at binigay niya sa akin ng libre. Pinakain pa niya ako at sabi niya, bumalik pa ako. Bumalik ako, Kuya Bono, at naging matalik ko siyang kaibigan nung una. Sa kanya ako nagpaturo mag-English. Binigyan niya ako ng mga libro at dictionary na English-Tagalog na siya kong binabasa kapag wala akong ginagawa. Ang payo pa sa akin ni Sir Romel noon ay manood daw ako ng cartoons na English ang salita. At sinunod ko siya. Bumili ako ng smartphone noon at sa YouTube ako nanunood ng mga English cartoons. Malinaw kasi ang salita na English sa mga cartoon movies, Kuya Bono. Naputol lang ang pagkakaibigan namin ni Sir Romel noong magtangka siya sa akin isang gabi. Gusto niyang may mangyari sa amin at bibigyan pa daw niya ako ng 500. Niyayakap-yakap niya na ako noon pero tinutulak ko siya. Pero parang lalo pa siyang natcha-challenge. Ikaw naman pakipot ka pa. Gigil na sabi niya noon. Noon na ako tumakbo, Kuya Bono, palabas ng bahay niya at mula noon, hindi na ako nagpakita sa kanya. Sa Maynila pa lang, Kuya Bono, ay bukas na ang mga mata ko sa ganong gawain nila. Marami akong makakilalang kumakapit sa patalim kapalit ng pera. May narinig pa nga akong binata noon sa amin sa Marikina. Hindi ko nakalimutan yung sinabi niya. Sabi niya, habang may bakla, may pera. Natawa ako noon kasi ako iba ang kasabihan ko. Ang sa akin ay, habang may basura, may pera. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ng English, Kuya Bono, kahit sa sariling sikap na lang at araw-araw ay may natututunan ako. Sinusulat ko sa notebook ang bawat salitang English na matututunan ko at ang meaning nito para hindi ko makalimutan at nang marireview-review ko pa. Tapos, ginagamit ko sa sentence. Turo pa rin yun ni Sir Romel. Gustong-gusto kong matutong mag-English, Kuya Bono, para sa susunod na magkita kami ng tatay ko. Makakausap ko na siya. Makakakwentuhan ko na siya. Magkakaunawaan na kami. Nasa ganong ayos ako isang araw, nagsusulat sa notebook ng bagong vocabulary nang marinig ko ang biglang paghiyaw ni Lola Merting. Hinihiyaw niya ang pangalan ni Papa. Nataranta ako at patakbong pumasok ng bahay. Nakita ko si Papa na nakabulagta sa sahig na noon ay pilat na binabangon ni Lola Merting. Tinulungan ko si Lola Merting na ihiga si Papa sa mahabang upuan. Alalang-alala ako noon, Kuya Bono, natatakot ako. Kaya ang sabi ko, Papa, tara sa ospital. Magpagamot ka doon. Sabi ko, pero hindi siya umiimig. Tatawag ako ng tricycle, ha? Ladaling ka namin sa ospital. Sabi ko ulit, sabay tayo, pero tinawag niya ako. Jason, huwag na. Eh bakit, Papa? Paano ka gagaling kung hindi ka magpapagamot? Hayaan mo na. Tanggap ko na to. At ayos lang. Wala naman akong pakinabang. Nagiging pabigat pa ako sa inyo. Kaya, hayaan nyo na akong mamatay. Tanggap ko na to, Jason. Papa, ayokong mamatay ka. May pera ako. Yung naipon ko, ibabayad natin sa ospital. Huwag na, Jason. Ipunin mo na lang para sa kinabukasan mo. Dahil wala kang aasahan sa mama mo, mawawala ako. Sarili mo yung buhay mo, kaya pag-ipunan mo ang kinabukasan mo. Hindi mo ako kailangang gastusan, Jason. Dahil hindi mo ako tunay na ama. Kahit hindi ka yung totoong tatay ko, ayoko mamatay ka. Kahit hindi ka yung totoong tatay ko, mahal kita, Papa, mahal kita.
At saka mahal mo naman ako, di ba? Kahit minsan hindi mo ako sinaktan. Kahit minsan hindi mo ipinadama sa akin na hindi ikaw yung tatay ko. Inalagaan mo ako, itinuring mo ako parang tunay na anak. Kaya hayaan mo naman ako maging anak para sa'yo, Papa. Napilit ko si Papa na sumama sa ospital. Agad siyang inasikaso ng mga nurse at doktor at gabi na nung dalhin si Papa sa ward. Tulog si Papa noon. Inantok din ako sa pagbabantay sa kanya kaya't naduk-duk ako sa gilid ng kama at nakatulog. Pero nagising ako at nalimpungatan nung maramdaman kong may yumuyugyug sa balikat ko. Pagtingala ko'y nakita ko si Lola Merting at may kasama siya. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko dahil gusto kong makatiyak kung gising talaga ako o nananaginip lang ako. Pero totoo, Kuya Bono. Dumating ang tatay kong Malaysian. Noon ay tumayo ako para yumakap sa kanya. Oo, niyakap ko siya. First time yon kasi hindi ko yun nagawa nung unang pagkakataong dalawin niya ako. Oh my son, thank you. Narinig kong sabi niya. Nginitian ko siya. At ang sabi niya, I came here because I want to take you to Malaysia. Nawalang pagkakangiti ko sa sinabing yon ng tatay ko. Napasulyap ako kay Lola Merting at siya ay nakangiti at parang sinasabi niyang, sige na Jason, sumama ka na. Magiging maganda ang buhay mo sa Malaysia. Yung tatay kong Malaysian ang nagbayad ng hospital bill ni Papa. Nagkusa siya. 12 days ang tatay kong Malaysian sa Santiago noon at araw-araw din siya sa ospital. Noon ko lang nalaman, Kuya Bono, na mahusay palang mag-English si Papa Val dahil nakakapagkwentuhan sila ng tatay ko. Nakikitawa lang ako sa kanila. After 11 days ay lumabas si Papa at binili din lahat ng tatay kong Malaysian ang mga gamot ni Papa na pang dalawang buwan. Maganda ang mga sinabi ng doktor bago siya i-discharge. Gagaling daw si Papa basta tuloy-tuloy lang ang gamutan. Kinabukasan noon ay nagbihis ako at nag-impake. Nakakunot ang noo ng tatay kong Malaysian nung makita niya akong nakabihis na at ang sabi niya, why are you wearing old clothes? We're going to Manila. You should at least wear nice shirt. I don't have new clothes, Father. This is my best shirt, sabi ko. Best shirt? That's a very old shirt, my son. Why did you not buy new clothes? Where did you spend all those money that I send you every month? What? You send money for me every month? Yes. Where did you spend those money? Wait, Father. There is no money from you. You did not send me money, not even once. Noon ay nakita ko siyang nagkamot ng ulo at saka sinabing, I send your mother 1,500 Malaysian ringgit every month. 1,000 for you and 500 for her. She never give you any money? No, Father. Your mother is a wicked bitch. Palatak niya. Hindi ko naintindihan yung wicked, pero gets ko yung bitch. Inopen ko agad yung cellphone ko, pero hindi para buksan ang dictionary, kundi para makita ang conversion ng Malaysian ringgit sa Philippine peso. At nakita ko, 1 Malaysian ringgit is equal to 11.50 pesos. Wow! Kung natatanggap ko pala yung pinapadala niya sa akin monthly na 1,000 Malaysian ringgit, meron sana akong 11,500 pesos monthly. Putsa si mama. Wicked bitch talaga. Hinatid ko lang si tatay sa airport, Kuya Bono. Hindi pa naman kasi ready yung mga papers ko para makapunta sa Malaysia. Mula noon kay Papa Val na nagpapadala si tatay ng pera. Hindi na kay mama. Pinagtulungan namin ni Papa Val yung junk shop business namin.
Nung tumawag si tatay na dadating ulit siya, ay lumuwas kami ni Papa sa Cavite para kunin kay Mama yung birth certificate ko. Noon ko lalong napatunayan kung gaano kamukhang pera si Mama Kuya Bono dahil hindi niya binigay ng basta-basta sa amin ang birth certificate ko. Pinabayaran niya ito ng 5,000 piso. Buti na lang at medyo big time na si Papa Val noon dahil sa aming kumikitang kabuhayan sa Santiago. Noong pauwi na kami sa Isabela ay sumama sa amin si Bochok. Tuwang-tuwa si Papa noon, Kuya Bono, kasi may nakuha na siyang isang anak nila mula kay Mama. Pinag-aral niya si Bochok nung sumapit ang pasukan. Ako ay hindi nag-enroll kasi darating naman ang tatay ko at dadali niya ako sa Malaysia para magbakasyon doon ng medyo matagal. So, ganun nga ang nangyari, Kuya Bono. Nung dumating si tatay dito ay bumili siya ng condo unit dito sa Quezon City para daw may natitirhan siya kapag umuwi siya dito. 19 months ako sa Johor Bahru, Malaysia, Kuya Bono, at nakasama ko doon ang mga kapatid ko sa ama na puro pala babae. Kaya naman pala, meriting-meriti ang tatay ko na kunin ako kasi wala siyang anak na lalaki. Wala nang asawa si tatay noon, biyudo na siya at malalaki na lahat ng anak niya. Sa apat na anak niya ay si Jaira ang ka-vibes ko. Medyo tomboy siya, Kuya Bono. Mas matanda lang siya sa akin ng 1 taon. Sinasama niya ako sa mga lakad niya at nag-enroll pa kami ng martial arts. Kaya medyo natutuwa ako ng konti sa martial arts, Kuya Bono. In-enroll din ako ni tatay ng Malay language class. At natuto naman ako ng konti sa salitang Malay. Selamat pagi ay good morning, selamat petang ay good evening, and Kuya Bono, saya sayang awak. Hindi ko muna sasabihin kung ano ang ibig sabihin niyan, but later, I will tell you. Noong dumating ako dito after 1 year and 7 months sa Malaysia, ay dito sa condo sa Quezon City ako tumuloy kasi may balak ako. May mga balak akong dalawin sa Marikina. So nagpunta ako at inuna kong puntahan si Hillary kasi mas bungad yung kanila. Unfortunately, hindi na pala doon nakatira sina Hillary pero may nakapagsabi sa akin kung saan siya matatagpuan. Kaya hinanap ko at nakita ko naman siya, saktong si Hillary mismo ay nagtitinda noon ng barbecue sa harap ng bahay nila. Agad siyang ngumiti nung makita niya ako, pero ako'y parang natulala. Grabe kasi ang iginanda niya, Kuya Bono. Muntik na kitang dinakilala. Sobrang ganda mo na, sabi ko. Siyempre, may nagpapaganda eh. So yun, may nauna na pala. At hindi ko pa rin nasabi sa kanya noon na may feelings ako sa kanya noon para. Pero i-chat-chat ko siya kapag nabasa mo itong story ko, Kuya Bono, at sasabihin ko sa kanya pakinggan niya ang kwento ko kasi kasali siya dito sa istorya. Si Adele ang pinuntahan ko. Wala siya noon at ang napakasungit pa rin si Atila ang nakausap ko. Nagpa-practice teacher daw ang ate niyang si Adele sa Bulacan at tuwing Sabado lang umuwi. Kinuha ko kay Atila ang Facebook name ng ate niya. At kaya naman pala hindi ko mahanap ang Facebook ni Adele dahil pabaliktad ang spelling ng pangalan at apelido niya. 15 years old na ako noon, Kuya Bono, at 20 na si Adele. Niligawan ko siya sa Facebook Messenger at sinagot agad niya ako at ang sabi niya, "Hindi ko na patatagalin paniligaw mo, Blake, kasi dati na kitang mahal. Noon pang mga panahong wala ka pang alam. Ikaw ang first ko sa maraming bagay at gusto ko sana ikaw na rin yung last." Noong 2019, Kuya Bono, ay nag-enroll ako sa ALS and at that same year ay natapos ko din. March 8, 2020 ay lumuwas ako para maglinis lang sana dito sa condo
Kaso napasarap ako kasi lagi kong nakakasama si Adele at para kaming mag-asawa dito. Alam mo na. Tapos sumabog na yung COVID-19, pandemic na, lockdown na, hindi na ako nakauwi. At hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Quezon City. Ganap ng teacher si Adele. Kaya may pagkakataon na ikinahihiya niya ako kapag nasa public place kami kasi halata daw yung age gap namin. Pero kapag umaarte siya ng gano'n ay lalo ko naman siyang dinidikitan, inaakbayan ko at kung ano-ano pang kaswitan ang ginagawa ko. Ayoko po kasi yung idea na nahihiya siya kasi mas bata ang jowa niya. Sabi ko nga sa kanya, teacher ka pa naman, dapat alam mo na pagdating sa love, age doesn't matter. Sina mama, nasa Cavite pa rin sila at nanganak pa ng isa kahit 50 plus na siya. Si Lolo Danilo, fully paid na sa punerarya at may lote na sa sementeryo pero buhay na buhay pa. 88 years old na at natatandaan pa ako. Kuya Bono, wala na akong may kukwento pa. Kaya hanggang dito na lang at salamat ng marami kung mapili mo ito at mabasa mo sa iyong programa sa YouTube. But before I go, I just have one short message for my dear Adele. Babe, saya-sayang awak. Thanks, Kuya Bono, and goodbye. It's me, Jason Blake. P.S. Saya-sayang awak is I love you. Positive comments and two negative comments. Unahin na natin ang positive. Number one, gusto ko yung mahal na mahal mo yung papa mo kahit hindi mo siya tunay na ama. Marunong kang tumanaw ng utang na loob. That's very good. Pangalawa, yung in-inspire mo kaming mag-save ng pera. Maganda yan. Tsaka yung sayings mo habang may pasura, may pera, napakaganda rin yan. Dirty hands, clean money, eka nga. Importante ang mag-save ngayon, mga kahugot. Lalo na hindi natin alam yung takbo ng panahon. Kagaya nito, nagkaroon ng pandemic, marami sa atin, walang savings at nagkautang-utang para na makasurvive sa pandemics. Isa na ako doon. Salamat sa mga tumulong sa akin, lalo na sa family ko. Talagang naging pabigat ako sa kanila. Salamat sa inyo. Pumunta ba tayo sa negative comments? Dalawa din to. Una, masyado ko yata mapasok. Mabata ka ba pero may mga ginagawa kayo ni Adele na hindi pa dapat ginagawa. Baka dyan ka masira, kaya ingat ka lang. Ano? At pangalawang negative, hindi ko gusto yung treatment mo sa nanay mo. Nasabi ko sa iyo na marunong kang tumanaw ng utang na loob kasi yung papa mo na hindi mo natunay na ama ay mahal mo. Paano naman yung taong nagbigay sa iyo ng buhay talaga?